dito ako magsusulat. Kahit na luma itong papel ko, este papel, alam mo ba, this industry is my home. Alam mo, yung lagi ako nagkaganyan, I was watching YouTube clips featuring the wedding of the most famous Filipino celebrity. Kasi doon pa nakakuha ako ng idea, yung ibang kinakasal ng mga artista nga, may drone, tapos magaling mga videographer, photographer, ang galing ng mga angle na pagkuha nila. So, nanonood ako ng mga video and then, so, gusto ko din gayaan yung mga style nila, paano siya mag-shoot, paano, then yung kahit na wala akong pambili yung magazine, meron naman ako kakilala sa bahay niya, napakadami niyang magazine na collection, yung mga artista, yung mga photo. Kaya alam mo ba, sa bahay namin, ang dami mo pwedeng tignan. So, ito siya. So, ang dami namin mga photo ng mga artista dito, kahit sa mga paligid lang. Yan. So, may kasi, yung mga ano yan, mga picture na yan, mga bigay-bigay lang sa magulang ko yan. And then, napakahilig ko din. Pinag-aaralan ko din yung mga shoot ng mga photographer. So, ako naman, kahit pa paano, pag may nabasa ako, sinusulat ko yung mga magaganda nilang yung mga caption, yung mga interview, nilist ako sa yellow pad, tapos sa papel. Tapos, binabasa ko din, kasi yung mga sagot nila, medyo dagdag sa kaalaman ko yun. So, mahilig talaga ako magsulat. At saka, mahilig ako nasa bahay pag nagbabasa ako, kaya nakakapakinig ako ng radyo, sa video. Pag maganda yung sinasabi, kinukuha ko yun, tapos nilista ko. Alam mo ba, sa totoong buhay lang, yung mga interview, yung mga Islam book, yung mga sa magazine, yung mga interview sa kanila, kapag may nagustuhan ako, nilista ko din. So, minsan binabago ko lang, tapos nilagay ko lang na yung favorite na movie mo, sino yung paborito mong artista, sino yung paborito mong singer. So, pag hindi ko kilala, check ko din sa internet and then nagkakaroon ako ng idea kung sino siya. So, yung mga hilig niya, yung mga ganun interview. So, yun lang eh. Share stories lang.